sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina na nanakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong karunungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag,
sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ipinapakilala sa atin ni San Mateo ang asawa ni Maria na tumayong ama ni Jesus. Walang iba kundi si San Jose. Isang katangian
ang nabanggit tungkol kay San Jose sa ating mga pagbasa. Mula sa unang pagbasa hanggang sa ating ebanghelyo, ang katangiang ito ay ang pagiging matuwid. Pagiging matuwid. Ipinakita ni San Jose ang pagiging matuwid nang malaman niyang nagdadalang tao ang kanyang mapapangasawa. At nang nalaman niyang ito, ipinasya niyang lihim na hiwalayan si Maria. Noong panahon nila San Jose, may batas na kapag ang babae ay nangaliwa, may parusa. Ang parusa, babatuhin. Hihiyain sa bayan, babatuhin ng mga tao. Ayaw mangyari ni San Jose ito kay Maria. Kaya, bilang matuwid, lihim niyang gagawin ang hiwalayan si Maria. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Wala tayong narinig kay San Jose sa mga pangyayaring ito na kung tutuusin, masakit. Masakit yung nangyari kay San Jose. Akalain mo ang iyong mapapangasawa na buntis ng iba. Aba, masakit iyon. Pero si San Jose, walang narinig na kahit na anong salita. Siguro, kung iba lang yon, baka nakapanakit na. Siguro kung iba lang yon, baka naghiganti na. Pero dahil si San Jose ay matuwid, kahit nasasaktan, hindi niya ginantihan si Maria. Dahil alam niyang hindi na sa kanya si Maria, alam niyang hindi na pwedeng asawahin si Maria, siya na mismo yung lumayo. Diba? Ang galing ni San Jose, kapag alam niyang hindi na sa kanya, kapag alam niyang hindi na pwedeng asawahin, siya na yung magpapalaya. Eh yung iba sa atin, no? May asawa na, inaasawa pa. Alam nang meron ng anak, inaanakan pa. Hello. Di ba? Ganyan kamatuwid si San Jose. Kahit na nakakagalit ang sitwasyon, alam niyang kumilos ng matuwid. Kahit nasasaktan, hindi nag-isip na manakit. Isa pang pagpapakita ng pagiging matuwid ay nang sundin ni San Jose ang Diyos. Sa halip na ang kanyang sarili. Yung gusto ni San Jose, hiwalayan si Maria. Yun yung kanyang gusto. Dahil yun yung nakita niyang tamang gawin. Tama na hiwalayan na si Maria. Tama na hindi napakasalan kasi meron ang nagmamay-ari kay Maria. Pero sinunod niya ang Diyos dahil alam niya na ito ang mabuting gawin. Ang alam ni San Jose, yung tama, hiwalayan. Pero sinunod niya ang gusto ng Diyos dahil ito ang mabuting gawin. Ganito kamakatuwid si San Jose. Hindi lang ginagawa kung ano ang tama, kundi pinipili kung ano ang mabuti. Sa panahon natin ngayon, parang iilan na lang ang pumipiling maging matuwid. Ang dali kasing kumita, lalo na kung may panloloko o pandaraya. Yung iba nga, sa pagnanakaw na nabubuhay, hindi ka kasi mahihirapan, malaki pa ang maibubulsa. O kaya, ang bilis ng pera
kapag ilegal ang gawain. O kaya naman, walang kahirap-hirap na makapasa sa exam kung mangungopya. Diba? Sadyang ang hirap maging matuwid, lalo na kung ikaw ay nasasaktan. Ang sarap na lang gumanti. Ang hirap maging matuwid, lalo na kung ikaw ay niloloko. Ang sarap na lang din manloko. Ang hirap maging matuwid, lalo na kung ikaw ay naghihirap. Eh, pwede namang manloko ng tao. Pwede naman mangupit. Pwede namang manghold up. Ang hirap maging matuwid kapag ikaw ay may pinagdadaanan. Pero ipinakita sa atin ni San Jose na posible ang maging matuwid kahit nasasaktan. Sadyang mahirap, pero kailangang isuko ang mga mali para maging matuwid. Minsan, masakit tanggapin na baluktot ang ating naging pamumuhay dahil sa dami ng maling ating nakasanayan. Pero ang paalala ng ating ebanghelyo, kapag pipiliin natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang kapalit nito ay Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kaya hindi mo kailangang gumanti, hindi mo kailangang manakit, hindi mo kailangang mangupit, magnakaw, mangopya. Hindi natin kailangan gumawa ng masama. Dahil kung pipiliin nating maging matuwid, kasama natin ang Diyos. Si San Jose, bagamat nasaktan, pinili niyang maging mabuti sa halip na maging tama. Pinili niya ang kalooban ng Diyos kaysa sa sarili. Kaya sa huli, siya ay naging matuwid. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, O Diyos, lalong-lalo na para sa mga ama ng bawat tahanan. Tularan nawa nila ang halimbawa ni San Jose na siyang sumasalamin sa pag-ibig mo, Diyos Ama, dito sa mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tulad ni San Jose, masalamin nawa sa kanilang pagpapastol ang pag-ibig ng Diyos Ama na patuloy na nangangalaga at lumilingap ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, bigyan pansin nawa nila ang mga pangangailangan ng bawat tao na kanilang pinaglilingkuran. Panatilihin kaming ligtas at mataguyod ang aming pag-unlad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligin ng tahanan, ang aming mga ama, tulad ni San Jose, huwag nawa sila magsawang manalangin sa Panginoon, lalo-lalo na sa mga panahon ng pangangailangan at pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagtatapos ng pandemya, maging responsable nawa kaming mamamayan sa pamamagitan ng aming maingat na pagsunod sa minimum protocols na siyang mabisang daan upang matigil na ang pagkalat ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa naming kapatid sa pananampalataya, makasapit nawa sila sa buhay na inihanda mo, Ama, para sa amin kung saan wala ng luha, sakit, pagkabahala, at pagdurusa. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kasama natin ang Diyos, kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan at mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, minarapat mo si San Jose bilang maging tagapangalaga ng aming manliligtas. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, tunghayan mo kaming nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang patuloy kaming mabuhay ng naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Paalala, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin buong mundo, ang ating bansa,
at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,